Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Girl, ano na? Tanong ni Mandy. Are you sure? You're okay? Pagkatapos nilang magkita ng mama ni Robert, ay sinadya niya ang kaibigan. I'm fine. I'm happy. Napabuntong hininga siya. As in, totoong masaya? Gagad nito. Ano bang gusto mong isagot ko? Ha, Mandy? I know you care for me. Masaya ako at totoo iyon kahit alam kong hindi iyon magtatagal. Then do something to make it permanent, wika nito. Dapat ba, Mandy? Hindi pa nag-uumpisa, ay talo na ako. So ano, susuko ka na naman nang hindi lumalaban? Parang gusto siya nitong yugyugin. Let's drop this topic. Mandy, please. Sinulya pa niya ang relong pambisig. Halika, mag-lunch na tayo. Fine. At isinukbit nito sa balikat ang shoulder bag. Napagpasyahan nilang sa makapagal kumain. Gusto niyang kumain ng seafoods. Sasakyan nito ang ginamit nila nang makarating sila sa Buendia at medyo traffic. Tawa siya ng tawa kapag nagtuturo si Mandy ng gwapong driver. Kapag nakita ka ng staff mo, baka hindi ka na nila igalang, wika niya. Takot lang nila, wika naman ito. Palibas at tempted ang sasakyan nito, kaya sige ito sa pagtuturo. Nang makarating sa intersection ay nag-red light ulit ito. Wala sarap na napalingon siya sa tabi niya. Pero hindi ang magarang kotse ang dahilan, kaya nag-double take siya kundi ang nagmamaneho niyon. It was Robert. Kahit ang madaldal na kaibigan ay biglang nawala ng imik. Napakurap-kurap siya. Umaasang hindi ito ang lalaki na masuyong nakangiti sa babae sa passenger seat. Napakasakit na nakikita niya. Tila pinagpira-piraso ang puso niya. Si Clara Saison, his fiancé, naramdaman niyang hinawakan siya ni Mandy. Alam niyang nakita rin ito. Nanatili lang siyang tahimik. Abi, pero wala itong nagawa para aluin siya dahil nag-green na ulit ang ilaw. Nakita mo ba yun? Wika niya. Kahit lumaban ako, matatalo at matatalo pa rin ako, hindi ba? I'm sorry, tahan na. Pasensya ka na rin. Marahil ay naiintindihan na nito ngayon kung bakit hindi niya maipilit ang katwirang sinasabi nito. Nag-general cleaning si Abby sa buong unit para makalimutan ang bigat sa kanyang dibdib. Basang-basa na siya ng pawis. Nagtaka siya nang marinig ang doorbell. Wala siyang inaasahang bisita. Si Mandy ay tumawag muna bago pumupunta roon. Malabong sadyain siya ng mga magulang ni Robert. Hanggang ngayon ay hindi pa nakikilala ng anak niya ang mga ito. Hindi na siya nag-abalang mag-ayos ng sarili at binuksan na ang pintuan. Laking gulat niya sa hindi inaasahan na bisita. Clara, hindi napigilang usal niya. So kilala mo ako ha? Pairap na wika nito at ni hindi nakabawas sa ganda nito. Pwedeng pumasok? Pero hindi pa man siya nakakasagot ay nakatuloy na ito. Masigit na matangkad ito sa kanya. Eleganteng-elegante ang dating nito. Parang gusto niyang tumakbo sa kwarto at palitan ang suot niyang sando at shorts. Oh, binago mo pala ang ayos dito. Iminumnastra nito ang buong unit. Umiling-iling pa ito. Sandali lang ako nawala pero marami na nagbago. Bakit hindi mo pa diretsuhin kung anong ibig mong sabihin? Nakaramdam si Abby ng pagod. Social na tumawa ito. Palaban ka din pala. Pero hindi ako nagpunta rito para makipag-away. I'm here to get back what is mine. May laman ang sinasabi nito. At naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Kung ang penthouse ang tinutukoy nito, ereregalo pa niya iyon sa babae. But this woman wanted Robert. Inignora niya ang pait at sakit na tila bumibiyak sa puso niya. Don't worry, Clara. Wala akong inaagaw. Kaya wala rin akong ibabalik. His is still yours.
kung iyan ang gusto mong marinig. Gusto niyang palakpakan ang kanyang sarili. Pumalatak ito. You're wrong, darling. Ginagamit mo ang anak mo para kay Robert, right? Ngani-nganing hilahin niya ang mahabang buhok nito. Ikinuyom niya ang mga palad para pigilan ang sarili na sa bunutan ito. Natatakot ka ba, Clara? Nanalo na ba ako? Hindi niya nais sabihin iyon pero pinilit siya ng babaeng ito. Tanging pride na lang niya bilang isang ina ang nakikipag-usap dito. May galit na gumuhit sa mga mata nito pero dagli rin iyon na wala. Muli itong humalakhak. Ngayon lang yan, kaya magsaya ka na. Robert has no choice but to marry me. Kailangan ng kumpanya nila ang tulong ng pamilya ko. At sa sandaling umurong siya, we'll withdraw our all stocks at babagsak ang kumpanya nila. Thought I'm not proud of it. Ayos lang sa akin kung iyon lang ang paraan para makuha ko sa Robert. Nabigla man sa narinig ay hindi siya nagpahalata. Then para saan ang pag-uusap na to? I can say that you have nothing to worry about. Sa'yo pa rin si Robert. I want it all, Abby. He will have to choose. Ako o ang anak niya. At mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya pag nagkamali siya ng pasya. Makakaalis ka na, Clara. Saad niya. If you really care for him, then you have to leave. At umalis na ito. Napaupo siya sa sahig. Nasapon niya ang mukha at napahagulhol na para bang sa ginawa ay maiibsan ang bigat na nararamdaman. Kailangan na niyang kumilos. Alam niyang gusto siya ni Robert sa paraan na gusto nito, pero hindi sa paraan na gusto niya. At iyong mahalin siya nito, kung sana ay mahal siya nito. Kahit magsimula sila sa wala, ay ayos lang sa kanya. At alam niyang malalampasan nila iyon. Pero tila huli na ang lahat para sa kanila. Ganito mismo ang nangyari mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Kaharap niya si Maria Sebastian para ipaalam ang kanyang desisyon. For the second time around, muling nanalo ang matandang babae. This sense is familiar. Tama ba ako, Abby? Umpisa nito. Lalayo kami ng anak ko. Ngumiti ang ginang. I told you, Abby, lahat ng gusto ko nakukuha ko. Tumayo na siya. Aalis na po ako. Hindi niya gustong magtagal sa lugar na iyon. You made a wise decision, Abby. Don't worry. Gagawan ko ng paraan para hindi kayo masundan ng anak ko. Tumalikod na siya at naglakad palayo dito. Natigilan siya na makita ang ama ni Robert sa sala. Maging ito ay tila napatda. Nasurpresa siya na mapansing may hawak na itong baston. It's great to see you again, Abby. Ewan kong guni-guni lang niya pero parang bumait ang anyo nito. Tipid siyang umiti rito at pinagpatuloy na ang paglalakad palabas sa mansyon ng mga ito. Nakausap na niya ang kaibigan si Mandy. May beach house ito sa Zambales. Doon muna sila tutuloy na mag-ina. Kung may gusto siyang ikagalit, iyon ay ang katotohanan dahil sa desisyon niya ay apektado sa pag-aaral si Jared. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito na hindi na muna niya ito papapasukin ngayong school year. I'm so sorry, Robert. Kailangan kong ilayo sa'yo si Jared. Hindi ko siya kayang isuko. Ito lang ang nagsisilbing alaala niya dito. Pinapunta mo dito si Abby? Napalingon si Maria sa asawa na nasa library na pala kasama niya. Jose, alam kong bakit ko ito ginagawa. Wika niya. Umiling-iling ito. Alam ko kung saan mo ininvest ang 1 milyon, Maria. Yung sinasabi mo kay Robert na in-cash ni Abby, hindi niya tinanggap ang pera, hindi ba? Pinalabas mo lang na. Let's stop this nonsense, Jose. Ayokong pag-awayan natin ang bagay na to. Isa pa, bawal sa'yo ang magalit. Kaya kong ipakipagsapalaran ang kalusugan ko, Maria. Kung iyon ang ikatatahimik ng konsensya ko, sa kaalamang kong ito na maaaring pumatay sa'kin, gusto kong maging masaya ang anak ko ng buo. At huwag mong hayaan na mawala ang kaisa-isa mong anak. At huwag mong hayaan na maging ang apo mo ay kamuhian ka. Huwag mong hayaang muling patayin ang anak mo sa 2nd pagkakataon. Naiwan siyang natitilihan sa sinabi ng kabiyak. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang dahilan ng mga ngiting yan? Huwika ni George
Pagtapak niya sa opisina nito. Natawa naman si Robert. Kailangan bang may dahilan para maging masaya ang isang tao? Bakit hindi mo masabing si Abby ang dahilan para kang teenager na nakita ang kauna-unahang crush mo? Hindi niya kinontra ang sinabi nito. Kung ano ang sinasabi nito ay totoo. Masaya siya dahil kay Abby at dahil sa anak nila. He never thought he could be this happy again. Isang araw ay naramdaman na lang niyang wala na ang matinding hinanakit niya sa babae. Itanggi man niyang pilit ay siya rin ang nasasaktan sa nakikita sa mga mata ng babae tuwing malamig ang pakikitungo niya rito. Kailangan niyang tanggapin na mahal pa rin niya ang babae. Ilang beses na niyang muntik-muntikang masabi rito ang saloobin. Hiling dito na kung maaari ay magsimula silang muli. Unti-unti niyang inaayos ang mga bagay-bagay sa pagitan nila. Nakausap na niya si Clara. Sinabi niyang hindi niya kayang pakasalan ito dahil hindi nila mahal ang isa't isa. Wala siyang pananagutan dito. Alam niyang kaya ito pumayag sa kasunduan ay dahil sa tulong na inaalok ng magulang niya sa papalubog na negosyo ng pamilya nito. Nangako siya sa dalaga na tutulungan niya pa rin ang kumpanya ng mga ito kahit walang kasalang mangyari. Ang mga magulang na lang ang iniisip niya. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin naihaharap ang anak sa mga ito. Gusto niyang masiguro na lubusang tanggapin si Jared ang mga magulang niya. He wanted to start a new life with Abby and Jared as soon as possible. Kakausapin niya ang dating nobya. Muli siyang napangiti ng maisip ito. Huy, Robert, pwede bang bumalik ka na sa opisina mo? Baka mapagkamalan pa akong may kasamang baliw dito. Biro naman ni George. Matutuwa si Julie kapag nalaman niya ito. Tumayo na siya. Sige, aalis na ako. Ayaw na niya magtagal pa sa law firm. Gusto niyang makasama ang mag-ina niya. Sinipat niya ang kanyang relo. Alas 4 na ng hapon. Nagpasya siyang sunduin ang anak. Pero ayon sa advisor ni Jared, ay nag-half day ito. Sinundo umano ng ina. Tinawagan niya ang cellphone ni Abby pero hindi niya makontak ito. May kabang bumubundol sa dibdib niya. Ngunit pilit niyang binabaliwala iyon. Walang tao sa kondo pagpasok niya roon. Muling sumigid ang takot sa loob niya. Did something bad happen? No. Baka may pinuntahan lang na importante. Calm down, Robert. Pipingbulong niya sa sarili. Pero talagang hindi siya mapakali habang naghihintay. Naroong tumayo at umupo siya. Magparuot pa rito ng paglakad. Tinawagan niya ulit ang kanyang mag-ina pero hindi pa rin niya makontak kahit sino sa dalawa. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Pero pinipilit niyang maging luhikal. Parang napakatagal ng bawat minutong nagdaraan. Ayaw mag-isip ng masama pero may idea na kanina pa na pilit nagsusumiksik sa isipan niya. Tila may sariling isip ang mga paa na tinungo ang pinakamalapit na silid upang tingnan kung may nabawas na gamit sa mga ito. Walang mali sa mga gamit at damit na nasa silid ni Abby, maging sa kwarto ni Jared, parang walang nabawas. Ngunit hindi pa rin maibsan ang pag-alala niya. Malakas ang kutob niya na umalis na ito kasama ang anak nila. Ramdam niya ang panlalamig ng katawan niya. Mommy, what are we doing here? Nasaan po ba tayo? Tanong ni Jared. Ibinalik nito ang tingin sa dagat. Mamula-mula ang refleksyon ng paligid dahil sa papalubog na araw. Nasa San Antonio sila. Halos dulo na iyon ng Zambales. Dito muna tayo anak. Malabong sagot niya habang binubuksan ang front door ng beach house. Matagal nang naibigay ni Mandy sa kanya ang susi. Mula noong umiyak siya sa harap nito nang una niyang makita si Clara. May katiwala umano ito sa beach house. Dalawang beses sa isang linggo kung pumunta. Naabisuhan na nito iyon tungkol sa pagdating nila. Why, ma'am? Bakit hindi po natin kasama si daddy? Pumatak ang luha mula sa mga mata niya. Mabilis na pinunasan niya sa mga pisngi ang likod ng palad. You're crying, ma'am. Lumapit ito sa kanya. Hindi muna natin makakasama ang daddy mo. Ipinasok niya ang iisang bag na bitbit. Wala siyang kinuha sa mga gamit nila mula sa penthouse ni Robert. Ang dala niya ay mabilisan niyang binili sa isang mall kanina bago sinundo ang anak. Anak, pwede bang huwag muna natin pag-usapan ang daddy mo sa ngayon? Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang sitwasyon.
magulong-magulo ang isip niya. Nang maiayos ang kakaunting gamit sa isang silid, ay nagbukas lang siya ng dilata para sa hapunan nila. Tahimik na tahimik silang kumakain ng anak. Sinabihan na niya itong matulog na. Ramdam niya ang pag-aatubila sa kilos nito, ngunit inignora niya lang iyon. Bukas ay kakausapin niya ito. Sana lang ay maitindihan nito kung anuman ang kanyang naging desisyon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hampas ng alon sa dalampasigan. Malayang pumapasok ang mabining hangin sa malaking bintana na nakabukas. Payapang-payapa ang gabi, taliwas na nararamdaman niya. Pabiling-biling baliktad siya sa kama. Hindi siya makatulog, hindi maampat ang mga luha sa kanyang mga mata, at tila hindi na iyon hihinto. Pigil na pigil niya ang paghagulhol dahil baka magising ang anak na natutulog sa tabi. Hindi na nila makakasama sa Robert. At sigurado siyang hindi sila nito hahanapin katulad noon. Ngunit gagawa at gagawa ng paraan ang ina nito para hindi sila magtagpo. Pinakamabuti siguro na bumalik silang mag-ina sa Canada. Hindi niya maiwasang isipin kung kumusta na si Robert ngayon. Sigurado siyang alam na nito na umalis na silang mag-ina. Nasaktan kaya ito, nagalit. Mapait siyang napangiti. Ang huli ay pwede nitong maramdaman dahil inilayo niya si Jerry dito. Ngunit ang masaktan. Bakit naman ito masasaktan sa ginawa niya? Wala na siyang halaga rito. Maybe he was relieved now that she was gone. Wala na itong iisiping sagabal sa buhay nito. Kinabukasan, matapos mag-agahan, ay niyaya niya ang anak na maupo sa hagdanan, sa harap ng bahay. Doon niya ito kinakausap. Ipinaliwanag niya ang lahat sa paraang walang gaanong lalabas na masama, gamit ang mga salitang mas mauunawaan nito. Halos hindi rin ito umiimik pagkatapos. Alam niya nasaktan ito sa nalaman. Bagay na hindi niya gusto ngunit hindi pa rin. Nagpaalam itong maglalakad-lakad lang sa tabing dagat. Tahimik siyang tumango. Sir Robert, para siyang naalimpungatan ang tawagin ni Mr. T, ang head ng creative department. Yes, kanina pang hindi rumihistro sa kanya ang mga pinag-uusapan nila sa meeting. Inulit ng lalaki ang status ng advertisement na ilalabas nila para sa kanilang project na ipinatatayo ng kanilang kumpanya. Ngunit hayon ang isip niya ay lumilipad ulit. Tumayo na siya. I'm sorry, but Julie will have the preside over this meeting. Lumarawan ang pagtataka sa mukha ng mga naroroon, pero walang nagkomento. Very well, wika naman ni Julie. Tumayo ito at lumapit na sa kanya. Nakakaunawang ngumiti ito. Nagpapasalamat na tinanguan niya ito. Lumabas na siya ng conference room at nagtungo sa sariling opisina. Pabagsak na umupo siya sa swivel chair niya. It had been 2 months simula nang umalis si Abby at ang anak niya. Iniwan siya ng mga ito. Mariin niyang ipinikit ang mga mata na pinangingiliran ng mga luha. Madaling hanapin ang taong nawawala pero mahirap hanapin ang taong ayaw magpakita. He heard some people to look for them pero hindi pa rin mahanap ang mga ito. Personal din siyang naghahanap. Pumunta siya sa Heronimo pero wala siyang Abby na natagpuan doon. Natiyak na rin niyang hindi lumabas ng bansa si Abby. Kahit ang matalik nitong kaibigan na si Mandy ay pinasusubaybayan niya ngunit wala rin siyang napala. At hindi pumasok sa isip niya na aalis ito. Masyado ba siyang naging kampante sa sitwasyon nila dati? Did he overlook something? O pinasakay lang ba siya nito na maayos na sila para hindi niya mahalatang may plano talaga itong lumayo muli kasama ang anak nila? Ang dami-dami niyang plano para sa kanila. Kahit tutol ang mga magulang sa babae, ay desidido siyang mahalin itong muli. Dahil saka lang niya muling nadama ang maging masaya nang bumalik ito sa buhay niya. Saka lang ulit nagkaroon ng kahulugan ang buhay niya. But now, his life is empty, again without her. Talaga bang iyon ang papel ni Abby sa buhay niya? Ang iwan siya sa ere, matapos siyang paasahin. Lalaki man siya ay hindi niya napigilan ang maiyak. Sakit na walang katumbas. Paano niya muling ipagpapatuloy ang buhay na wala ito? Nawala ang mga ito. Kapag kumulo na ang gata ay pwede mo nang ilagay ang asukal na pula.
Naaaliw na pinagmamasdan ni Abby si Manang Sel ang katiwala sa Beach House. Tinuturuan siya nitong magluto ng biko. Sa panahong inilagi nila ni Jared roon, marami nang naiturong recipe sa kanya ang matanda. Parang kailan lang ay kararating lang nila roon. Medyo malungkot pa rin si Jared. Ngunit tila nakatulong dito ang magandang kapaligiran, ang pag-aalaga ng tuta, ang pinagkakaabalahan nito ngayon. Nagkasundo na rin sila na sa susunod na taon na nito itutuloy ang pag-aaral. Halos gabi-gabi ay iniisip pa rin niya si Robert, lalo na ngayon. Manang, natatakam na ako sa niluluto niyo. Paborito niya nitong mga nakalipas na araw ang matatamis na pagkain. Natawa ang matanda. Sus, ganyan talaga ang mga buntis. Natawa siya at wala sa loob na nahawakan ang tiyan. Isang buwan na sila roon nang maalala niyang hindi pa siya nagkakaroon. Bagaman, irregular talaga ang cycle niya. Para makasiguro ay nagpa-check up siya kaagad. Ayon sa OBI, magtatatlong buwan na ang bata sa kanyang sinapupunan. Muling ngumiti si Manang Sel. Ipinagpapasalamat niya na mabait ito at hindi mausisa. At least, hindi niya kailangan magpaliwanag dito. Usia, doon ka muna sa sala at nang hindi ka mainitan. Sige po. Nagtungo siya sa balkon at nagpahangin doon habang nakaupo sa tumba-tumba. Sa kabila ng kinahinatnan nila ni Robert ay hindi niya pinagsisihan ang nangyari. Masuyo niyang hinaplos ang tiyan. I love you baby. May lungkot siyang nadama ng maisip na hindi na siguro niya masasabi kay Robert ang tungkol sa magiging anak nila. Sana nandito ka Robert. Pero tila hanggang pangarap na lang talaga iyon. Napailing siya. Napangiti siya at hinayaan ang sarili na mapanaginipan ito. Kahit man lang sa panaginip ay doon ay kanya-kanya ito. Napabuntong hininga si Jose habang pinagmamasdan ang anak. Ang sabi ng sekretarya mo ay ilang araw ka nang hindi pumapasok. Pagod lang ako pa. Tipid niyang sagot at saka ininom ang kupetang may lamang brandy. Naaawang pinagmasdan ni Jose ang anyo ng anak. Nakikita ang nangingitim na mga mata nito. Puno ng balbas ang mukha nito. Ang buhok ay tila hindi nakatikim ng suklay. Nakikita niya ang paghihirap nito. You really love her. Umupo ang matanda sa tabi ng anak. More than my life pa. Pero tila po hindi iyon sapat para kay Abby. Iniwan niya ulit ako. Garalgal niyang sagot. At para siyang batang umiyak sa harapan ng ama. Gusto kong maging masaya ka anak. Iniabot nito sa kanyang isang brown envelope. Ano po ito papa? Katibayan na mahal ka rin ni Abby. Sinimula nitong ipaliwanag ang ginawa ng asawa. Nanlaki ang mga mata ni Robert sa narinig. Handa akong harapin ang galit mo anak. Dapat alam ko na muling gagawin ito ng mami mo. Kasalanan ko. Masyado ko ring mahal ang mama mo para bantayan ang mga ginagawa niya. May mga dahilan siya. Siguro, makakabuti kayo ang mag-uusap at patas lang na malaman mo ang buong katotohanan. Ang nangyari noon at ngayon ay kagagawa ng mama mo. I want your happiness, anak. Sana dumating ang panahon at mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad sa amin ng mami mo. At nagpaalam na ang ama nito. Ilang minuto na itong nakaalis pero hindi pa rin siya nakagalaw sa kinauupuan ni hindi siya nakapagsalita kanina. Parang gustong sumabog ng ulo niya sa mga nalaman. Muling pumatak ang luha niya nang maalala ang sinabi ng ama. Hindi ka niya ipinagpalit sa pera. Pinagbabantaan ng iyong mama si Abby noon na kapag hindi ka niya iniwan ay mawawala sa iyo ang lahat. Pinilabas lang ng mama mo na kinuha niya ang pera para magalit ka sa kanya. Totoong pumirma si Abby sa mga dokumento pero hindi niya tinanggap ang pera. Mahal na mahal ka niya at hanggang ngayon alam kong mahal na mahal ka pa rin niya. Kinausap rin ng mama mo si Clara na tulungan siya para mapaghiwalay kayong muli. At muli ay nagtagumpay sila. Maging ang investigador na kinakausap mo ay binabayaran ng iyong mama para hindi mo malaman kung nasaan ang iyong mag-ina. Mahal na mahal ko ang mama mo Robert, pero hindi ko na kayang konsentihin pa ang ginagawa niya. Napuno ng pagsisisi ang puso niya sa lahat ng nalaman niya at labis na panghihinayang
dahil sa mga panahong inalagaan niya ang galit para sa kaisa-isang babaeng minahal at para sa mga masasakit na salitang nasabi niya rito. At sobrang nasaktan niya ito ng sobra. "I'm so sorry, sweetheart." He had to find her. Para siyang biglang nabuhay. He wanted to be with her. To be with them. Dinampot niya ang piraso ng papel na kasama sa ibinigay ng papa niya. Nakasulat doon kung saan naroroon ang kanyang mag-ina. Natupad ang nais ni Abby na maging laman ng panaginip niya sa Robert. Alam niyang nananaginip siya dahil kasama niya sa Robert. Magkatabi raw sila sa pagtulog niya. Sa mga braso siya nito. Parang ayaw na niyang matapos ang panaginip na iyon. "I miss you, Robert," bulong niya. Inaantok pa siya pero tahol ng tahol ang alaga nilang aso. "I miss you too, sweetheart," napangiti siya. Iyon na yata ang pinakamagandang panaginip niya. Niyakap niya ang unan. Nagtaka siya ng maramdaman ang parang tumigas ang malambot niyang unan at ramdam niya ang init nito. Iminulat niya ang mga mata. Hindi makapaniwalang napatitig siya sa mukhang laging laman ng isip niya. "Robert?" sambit niya. Hindi niya nais ipikit ang mga mata sa takot na maglaho ito sa harapan niya. Hinaplos niya ang mukha nito. Umaasang hindi siya nananaginip lang. "Robert?" muling sambit niya sa pangalan nito. Hinalikan nito ang kamay niya. "Hindi ka nananaginip, sweetheart. Ako to." Isinandig nito ang ulo niya sa dibdib nito. Sigurado siyang hindi nga siya nananaginip lang. Dahil ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan nito, maging ang tibok ng puso nito. Mabilis na nag-init ang sulok ng mga mata niya. "Anong ibig sabihin ng pagparito mo? Magkakaroon na ba ng katuparan ang pangarap niya na magkakasama na sila nito?" Tumingala siya rito. Nagtagpo ang mga mata nila. "I'm sorry kung iniwan kita." Mabilis na naramdaman niya ang paglapat ng mga labi ni Robert sa labi niya. Walang pagmamadali sa kilos nito. Inalalayan siya nitong maupo. Masuyo nitong hinaplos ang tiyan niya. "Alam ko na ang lahat, Abby. Kahit ito ay naluluhan na rin. Hindi mo ako kailanman ipinagpalit sa pera. You never wanted to leave me before, did you?" Sunod-sunod ang naging pagtango niya. "Pero wala akong ibang maisip na paraan noon. Alam kong mahal mo ako at kaya mong iwan ang lahat para sa akin pero hindi ko maaatim na itakwil ka ng mga magulang mo at masira ang buhay mo dahil lang sa akin." "Lang? Hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa akin, Abby. I love you more than my life. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan pero kung sakaling nalaman ko iyon, iiwan ko pa rin ang lahat na nakasanayan ko para makasama kita. You are my happiness, Abby. Hindi ako magiging maligaya kung wala ka sa buhay ko." Yumakap siya rito. "Sa maraming pagkakataon, ay ginusto kong ipagtapat sa iyo ang lahat pero natatakot akong hindi ka maniwala. Isa pa, lagi mong sinasabi na wala na akong halaga sa iyo. Sorry if I made you believe that I didn't love you anymore. It was my pride. Can we start all over again?" Muli siyang kumalas sa pagkakayakap dito. May mga dapat pa silang linawin. "Paano si Clara?" "Sabi niya kung hindi mo siya pakakasalan, ay babagsak ang kumpanya niyo. Tapos na sa amin ang lahat ni Clara. At hindi totoo ang sinasabi niya sa iyo. Napilitan lang siyang gawin yon dahil sa utos ng mama." Umiling ito. "Paano ang mga magulang mo? Hindi nila tanggap si Jared." Malungkot itong umiti. "Nagkakamali ka. When they realized na hindi ako mabubuhay nang wala ka, sinabi sa akin ng papa ang lahat. Siya ang nagturo kung nasaan kayo ng anak natin. Palagay ko, iyon din ang damdamin ni mama. Sigurado ka?" Huminga ito ng malalim. "Nag-usap na kami ni mama. She's willing to ask for your forgiveness. Ipinagpalit kasi ng lolo ko ang pamilya nila sa isang oportunista noon. Kaya niya nagawa ang ganoon sa'yo. Sa ngayon, masama pa rin ang loob ko sa kanya. Alam kong mabilis mo lang siya mapapatawad." Tahimik itong tumango. "Ngayon na malinaw na sa atin ang lahat, pwede na ba kitang pakasalan?" Mahina siyang napatawa. "Baka gusto mong manligaw muna," pagpapakipot naman ni Abby. Humalakhak ito. "Sweetheart,
Just say yes and I'll court you for the rest of our lives. Isa pa, magiging dalawa na ang anak natin. Ayaw mo pa bang magpakasal? Yumuko ito at saka hinalikan ang tiyan niya. Baby O, ayaw magpakasal ng mami mo. Natawa siya ulit. What about my ring? Biro niya rito. Umayos ito ng upo at may kinuha sa bulsa. It was an elegant wild gold band. Will you spend your life with me forever, Abby? Naroon ang pagmamahal sa boses nito para sa kanya. Yes, this time, makakaya na nating harapin ang lahat ng magkasama. I love you, Robert. At pinagtibay ng halik ang pag-ibig nila sa isa't isa. At maging ang araw na kainingning ng sinag. At maging maunos man ang pagsasama nila. Hanggat mahal nila ang isa't isa, ay magkasama nila itong haharapin. At alam nilang malalagpasan nila iyon. Nakangiting pinagmamasda nila ni Robert ang mga magulang nito na kasama ang dalawang apo. Nasa Villa Manuela sila at nagbabakasyon. Si Jared ay inalalayan ng lolo nito sa pagsakay ng kabayo. Ang mama nito ay tila nakapagkit ang tingin sa buhat-buhat na limang buwang sanggol na si Jacqueline. Hindi masukat ni Abby ang kaligayahang nadama. Hindi niya inaasahang magiging maayos ang lahat sa pagitan nila ng mama ni Robert. At naalala pa niya ang naging usapan nila ng mama ni Robert. Hindi sapat ang paghingi ng tawad ko sa iyo sa lahat ng hirap at sakit na idulot ko sa iyo, Abby. Sa inyo ng apo ko, pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko sa iyo noon. Pero dahil masaya sila ni Robert, ay naging madali sa kanya ang magpatawad. Nawala na ang lahat ng hinanakit niya rito. Naiintindihan niya ang ginawa nito. Hindi na po ako galit sa inyo, Mrs. Sebastian. Mrs. Sebastian? Mama, iyan na ang itawag mo sa akin ngayon, Abby. Ngumiti ito. Nakikita niya naman sa mukha nito ang tapat na pagsisisi nito. Opo, Mama. And promise me, Abby, na mamahalin mo ang anak ko at hindi mo siya iiwan kahit ano pa ang problema na dumating sa inyo. Niyakap siya ng ginang na naluluha siyang tumango. Kahit si Clara ay personal na humingi ng tawad sa kanila ni Robert, hindi niya gustong magtanim ng galit sa kahit na kanino. Mas magandang magsimula ng panibagong buhay nang walang kasamaan ng loob. Napatingin siya sa asawa na nakatayo sa kanyang tabi. Buong pagmamahal siyang tiningnan nito. I love you, sweetheart. Thank you for making me the happiest man on earth. Kinabig siya nito para halikan. Ngumiti siya rito pagkatapos ay inihilig ang ulo sa balikat nito. I love you too, Robert. This time, she would hold on to their love. Marami pa silang haharapin sa buhay. Pero alam niyang pinatatag na sila ng panahon. At sa kanilang mga pinagdaanan, ang pagmamahal nila sa isa't isa, ang kanilang magiging sandata sa lahat ng problema na dadating sa buhay ng kanilang pamilya.